Hello, what's up mga kabista? Welcome to Jerry's Aquatics YouTube channel. Hi guys, ako si Jerry ng Jerry's Aquatics. Gumagawa ako ng mga video patungkol sa mga aquarium needs, aquarium hobbies, and peacekeeping. So kung gusto mo ng ganitong mga video, feel free to visit sa channel ko at pakicheck mo na lang yung mga nagawa ko ng video. Okay, so ayun mga kabista, for today's video ay i-update ko lang yung mga na-breed na natin na super warm. So ito sila ngayon. So ayan, nandito sila ngayon guys, at tinakpan ko lang muna para gusto kasi nila yung madilim na lugar. Kaya ito, at aalisin muna natin yung mga nakatakit sa kanila. Okay, at mga kapisda, nilagay natin to dito, pinag-iwahiwalay natin sila isa-isa para maging beetles nung January 6. So, 4 days na sila ngayon. Okay, ito na mga kapista. Ang na-breed natin ngayon ay mga nasa 200 pieces. So, makikita natin dito yung iba na naging beetles na. Yan. Yan yung mga kukunin na natin at ililipat na natin ang lagayan para makapag-start na silang mag-breed. Ay, mga anak na yan. Mga 1 month or 3 weeks, ganun, maanganak na sila ng mga maliliit na superworm. So ayan, ililipat ko lang sila sa lagayan uli. Dito, lalagyan ko lang to ng, ang gagamitin ko lang guys na beddings ay Integra 1. So nung dati kasi Integra 3, pero medyo malalaki yung butil niya. Ngayon ang gagamitin ko lang ay yung Integra 1 para medyo maliit lang yung mga butil nila. So yun nga, kung meron kayong budget, pwede nyo gamitin yung oatmeal. Medyo ipainitan nyo lang siya ng konti at yun, pwede na siyang gamitin. Para sabi nila, at yung mga na-research ko din, yun nga ginagamit para mas mabilis ding mag-breed kung ang gagamitin ay yung oatmeal. Pero nasubukan ko naman na para medyo makatipid. Medyo mahal din kasi yung ganun na oatmeal. Kaya yung Integra 1 na pagkain na lang ng baboy, yun yung gagamitin ko na beddings. Okay, ito na mga kapisda, at kukunin na natin yung mga naging beetle na, at ilalagay na natin siya dito. Yung iba mga kabisda, pupa pa lang. So, maghihintay pa tayo dito ng mga, at least mga 1 week pa para maging beetle na din sila. Pero ito, ikukunin na natin yung mga pwede nang pagsamasamahin para mag-breed na sila. May ginawa na akong unang video nito mga kabisda, yung kung paano mag-breed ng superworms step by step. Ilalagay ko na lang yung link guys sa description, pa-check na lang. And pa-like na rin yung video na to mga kabisda, at kung bago ka pa lang ay pakipindot na ng subscribe button at notification bell para ma-update ka rin sa mga bago ko pang mga video. Thank you mga kabisda. Okay, ito na mga kapista, at naibukod na natin yung mga naging beetles na. So yan, siguro merong mga nasa 50% yung successful na natin na naging beetle. So yung iba, yung mga naiwan, abutin pa yun siguro ng mga 1 week.
bago maging beetle. Ito guys, at mga 1 week pa siguro, mangingitim pa yung kulay nila. Then mag-i-start na silang mag-breed. So yan, ang gagawin naman natin dito, ito, lalagyan ko ng carrots. Yun na yung magiging pagkain nila at inumin na din. So yan, ibinukod ko na kasi para makakain na sila at makapag-breed na. So lalagyan ko lang din ang ganitong tray ng itlog. Yan. Tapos lalagyan ko lang din ng mga konting dahon-dahon ng malunggay. Yan, makakakainin din nila yan. At dito naman mga kapisda, yung mga nauna natin na na-hybrid. Ayan, makikita natin, maitim na yung kulay nila. At ayan, yung carrots, yan yung kinakain nila. At pinaka-inumin na rin nila yan. So dito, kung mapapansin nyo, meron na rin yan, mga maliliit. Ayan o. Hindi lang masyadong kita, pero ayan, may mga ano na. May mga anak na rin sila dyan. Then dito naman mga kapisda, yung mga nauna na naging worm. So ito mga nasa 2 months na to. Yung mga ganito kalalaki. So ayan o. At ito naman yung mga pinakauna, mga nasa 3 to 4 months na to. Yung mga ganitong kalalaki. Pag umabot pa kasi ito ng mga 5 months, yun, malalaki na sila, pwede na ulit i-breed. Yan, malalaki na yan. Okay, so ayan mga kapisda, at yan lang yung muna yung update natin dito sa pag-breed natin ng mga super worm. At kung may mga comments kayo mga kapisda, yun nga, pa-comments na lang kung may mga tanong kayo na tingnan natin kung masasagot natin, dahil yung mga ginagawa ko naman na video ay base lang sa mga na-experience ko na din. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang at happy peacekeeping! Bye-bye!